Ipaki-explain sa akin, lagano kahirap yung, or yung pressure ng you're in a band, you have to sound full, pero ikaw lang ang texture ng banda because walang keyboardista. Noong una na, mahirap, nakakatakot. Man. Okay. Especially, you know, the Don, kasi wala, yun nga, wala kang keyboard player, tapos ikaw, you know, the melody, ikaw gagawa lahat ng melody. Right. And mahirap, I mean, nahirapan talaga ako noong una. I had to change my gear, you know, my yung effects, guitar effects, yung mga inaapakan, ganyan. Yeah, I had to, you know, pinalitan ko yun, Pax, kasi kailangan ko nung, ano, nung mas makapal na sound. The sound, ganyan. Yeah. Tapos, yung amplifier ko, biglang naging dalawa, naging stereo. Oh, para full sound, diba? So, pag gano'n mo, talagang pumuputok yung dunog, man, talagang. So, here's the guy who likes staying in the sideline. Oh, tapos, na sa The Don, hindi mo pwede gawin yun because kailangan makakita ng apat na miyembro. Oh, eh. Nandun ka, man. Right? Nandun ka. So when did you take ownership of being the guitar player of The Don? Nung una kasi, Pax, parang hindi mag-sink in. Eh. Exactly. Totoo ba to? I'm playing with Junboy Leonor. Uh-huh. And Jet is in front of me. Nangyayari ba talaga to? Man? You know, I'm playing Envelope Ideas with the two of them. And then, alam mo yung nakikita lang natin because I also had the privilege of hanging out with them. But tulad nga ng being in a band, pag fan ka, you don't see what goes on behind closed doors. Ito talagang you had the keys to the kingdom. Andung ka. Yeah, nung, ano naman eh, matagal, Pax, kasi nung una, in-audition nila ako, matagal. On stage? Oh, mga 2 months. Two months kang probie. Session player, ganyan. Tapos, naalala ko, gig yun sa Davao. Oh, ayun ko, tama ba 'yon? Gig sa Davao. So, ano 'yun, lagari kami pa kasi the night before may tugtog kami, tapos right. You know, lipad kang Davao. Tapos nandoon kami ni Jet umaga doon sa ano namin, like the hotel. Sabi ni Jet, "Kenneth, you have a minute?" I mean, ko, yeah. Tara. No. Yossi tayo. Yossi kami ni Jet. Kwentuhan. Tapos bigla akong tinanong ni Jet. Sabi niya, Kenneth, would you like to be a permanent, member of the Don? Oh, wow. Pax. Lumuhod ka. Oh, wow. Naiyak ata ako noon, man. I mean, totoo ba? Totoo bang nangyayari? I mean, the Don asking right. me to be their guitar player. And I'll tell you how powerful that is para sa audience din. Kasi kami ni Jet, may mga times na nagja-jam kami. Mm-hmm. I'll never be Junboy. Mm-hmm. However, it's always an honor to be able to play drums for that guy. Oo, di ba? I mean, they're like you too. I don't know, the Police ng Pilipinas. Diba? Yeah. So tinanong ka ni Jet, tapos... Oo, lalo... Yeah. Siya na pag-iisipan mo. Hindi. Wala na. I said, yes, right away, bro. Sabi ko, oh naman. Yeah, yes. Okay. Parang proposal. No? Oh, tapos si Junboy, I remember, he was sleeping ata at that time. Eh. Sa drums? Hindi, he was sleeping dun sa room. Oh. I went to his room, niyakap ko kahit tulog, man. Si Junboy nagulat, parang anong... Pero by this time, may rapport ka na sa kanilang tatlo. Oo. Oh. You know, si Junboy kasi, he's quiet. Eh. Right. You know, he's not the type na would go, like, engage in a conversation, ganyan. Tahimik yun si Junboy. Ako yung makulit na, yeah. I call them sir kasi I'm a fan eh. So, all the time? Oh, kasi one time na ko sabi mo kay Jet, Sir Jet eh. Oo, di ba? Sir Jet, ganyan. Minsan pag, sasabihin nila na, oh, don't, huwag ka na mag-sir. So ako sa right. Lulukoy ko, dude, gagalanin kayo mga yun. Bro, ginagano ko. Pero, Teka, may tumatawag sa atin. Yeah. Eh. Sandali, ha. Pasok na natin to sa tawag. Hello? 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 Yeah. Is this Mr. Michael Abad? Yeah. Yeah, you're actually on the air with Mr. Kenneth Ilagan. Nag-text kami sa'yo, sinabi namin nagta-taping kami, but hindi namin pwedeng i-ignore yung tawag mo because you are part of Paco's Place. So, mag-hi ka na kay Kenneth. Wait, you guys are still taping? Yeah. Oh my goodness, I'm sorry. Okay. So maybe you wanna say hi to the audience and the listeners?
Oh, hi everybody. Thanks for supporting the show. And oh, yan na mag-hi ka na kay Kenneth. Hello, Pusconian Kenneth. Yeah, Pusconian. Pusconian Makati. Hi Mike, kumusta? Yes, kumusta, man? Nice to meet you. Yeah, and I hope you're having fun over there. Oh, I mean, yeah, of course. Surprise ka, no? Wala sa schedule ni Michael Abad. Wala. Oo. I know. It's like, wait a minute. Wala yan sa calendar. So, okay, ito ang backstory for Michael and our viewers and listeners. Nagpunta si Kenneth dito because parang ang kapatid ko to and nangungulit kami na pag na-vaccinate na kami, magba-barbecue kami and all that. And then naisip ko, since nandito na si Kenneth, might as well turn on the studio, all the lights, and put him beside me at mag-podcast na. So Mike, wala sa schedule, pero ngayon nasa schedule na. it's a welcome addition to the thank account. You. Sumingit lang ako, nakisingit lang. No. We've always wanted you to be part of the show, and we were just waiting for the right time to invite you. Okay. Yon, di ba? Well, ladies and gentlemen, Mike will call you later, and if you have time, join us for barbecue. Magbabarbecue kami mamaya. So, sige. Pag pinayagan ka ni Ives. Regards to Ives, regards to you, Mike. Paalam. Oh, Mike. Punta ka, bro. I want to see you then. Okay. Bye, Mike. Okay, have fun, guys. Okay. Bye. Kita mo, meron tayong capability na ganyan. Try natin mag-phone in, no? Di ba? Okay. So, si Juneboy, tahimik siya na tao. Oo. And then, si Jet ang nagsabi sa'yo na gusto ba sumali at umuho ka. Will you marry me? Will you marry me? Ano naman ang reaction ni Buddy? Si Buddy parang congratulations, nice. Kasi nag-ano na rin kami ni Buddy, parang, we were working, parang, Buddy, so, ito. Kasi si Buddy, he's more into sound. Right. He's a technical player din, pero he's more into yung soundscape niyo as a band. Oo. So, inalagaan din niya ang tunog ng Dadon, no? Oo, si Buddy, makapal siya magpatunog. So, pag, when he plays, yung term na parang balot yung stage ang kapal ng tunog niya. So, doon din ako na, ganyan. Tapos, si Buddy was telling me, ganito gawin mo, ganyan. So, yung delay, ayusin natin yung delay mo, ganyan. And you were open to this? Yeah, of course. Why not? Dude, may matututunan ka, why not? Diba? Right. Parang, tapos si Buddy naman, okay naman siya, sabihin niya, Kenneth, try mo to. Try mo yung ganito, try mo. Tapos, pagkain pala pinapatry sa'yo. Oo, dami. Oo, minsan kumakain kami nun. Ni Buddy, dude, may sambales longganisa ato. Oo! Oh! Ang sarap. Oo, oh, with pinakurat na kinakain ko, sarap. Oh, mamaya magliliyempo tayo. Yeah. Saka bangus. So anyway, ayan na, Dadon ka na, di ba? Mm. What was the next step? So Dadon, ito na, Pax. What was required of you after being a formal member of the band? Ano ang ni-require? Wala naman, they just let me play. Do your own thing. So eventually, when I got comfortable playing their songs, yun na, medyo, tapos yung my sound, yung tunog ko talagang inayos. Kasi at that time, I was using Strat, Fender, Stratocaster. Okay. Naman ang Strat, medyo, manipis. Bro. So, I had to change. Humbuckers. Humbucker, kailangan humbucker. I was considering playing Gibson na, 'di ba? Gibson. Kailang mabigat pa kasi, mabigat. Hindi ka nag-apply semi-hollow na o chambered. Oh, hindi. Saka parang I'm not comfortable. Parang okay. Gusto ko yung itsura nung Strat. Yeah. Mas siya. So nagpagawa kami ni Alvin. Oh, bro. Sa MyTech. Hindi kay John. Yung LG. Oh my god, yeah. LG bag. Yeah, kami yung So meron kang custom made na LG. Meron. Hindi naman Pinagawa lang. Customized ka? Yeah. Ganun. So, humbucker. Alam mo ba ang mahal-mahal ng LG na base LG dito sa Amerika? Oo nga eh. Lumaki talaga si John. Yes. And he deserves it, bro. Magaling naman talaga siya, man. Si John. So, yun. So, last name niya yun, di ba? John. Hindi, De La Cruz. Hindi ko alam, John. LG. John F. LG. Shout out, John. Bro. Kamusta, okay. Man? At tapos? Yun, nagpunta kami ni Alvin dun sa shop, sa Santa Mesa. If you don't mind, magkano inabot yung gitara na yun? Kano ba inabot, Vin? Kaming dalawa ni Alvin. May 200,000? Hindi, wala, Pax. Kasi parang lang yun eh. Kasi at that time, it was just starting the LG brand eh. Kasi ngayon may mga gitara siya ng mga $4,000. Saka,
I don't know, parang tulong na rin ni John yun sa amin. Okay, so now may elegy ka na mukhang Fender. Ganda bro, ang ganda nung... Anong pickups nung ano? Humbucker eh. Yung dalawang pickup na yung single okay. coil. Single coil ang form factor pero humbucker siya. Hindi, hindi. Hindi pa. Yung dulo lang yung humbucker. Sa may bridge. Oo. So parang HHS ng Strat, di ba? Yeah, oo. Hindi, parang, HSS ng Strat. Yes, yes. Okay. Parang ganun pa. So, humbucker single-single. Yeah. Yeah, ganun. Oo. So, ito mo, kala mo hindi ako nagigitara. No, pa ako, he knows this, what he's doing. Okay. Tapos yun, Pax, so sabi ko kay, yung ano ko, Pax, yung humbucker ko, ano yun, custom made ni John. Siya rin ang nag-wind nung... Oo, siya yun. Oh, wow. Siya yun, bro. Tapos yung the whole guitar, man. So, pickups... Si John yun. Kay John din. Oo. So, purong LG talaga yun. Oo, pure yun. Sinabi ko lang, John, you know, kami ni Alvin, John, ganito. Sana ganito. Gigso namin yung ganito. Yeah. Naayos niya. I mean, ang ganda ng gitara. Dude, ebony yung ano. Oh! Ebony. Tama ba, John? Yeah, I think. Tama. Put it in the comments below, John. Ha? So, yung tunog, happy ka? Oo, kapal. Ayun, kapal. Tapos, yeah. Kami so, ano yung backup guitar mo? Yung Strat pa rin, yung Clapton okay. series yes, ko. Yes, na yes, parang Brownie, parang si Brownie. Black, si Blackie. Ah, Blackie okay. Si Black. So, siya pa rin yun, Pax. Wow. Yeah, siya pa rin yung ano ko ron, dala ko pa rin siya palagi. Yeah. So, nasa yung LG binitbit mo sa Amerika? Hindi eh. Hindi. Nasa bahay. Okay. Sa bahay lang. Sa Las Piñas, nasa right, bahay. Right. Yeah. Galing, no? So, nandun, so... So, you stayed with the Don for 6 years? 6 years, I think, yeah. What was your most memorable ano time with them? Kasi nakikita ko sa YouTube, pag-iisang bangka, ikaw ang kaduet ni... Oo, isa ba yun? Yeah. Yun ang nakakatuwa sa akin. Kakita mo kumakanta mo din siya. Ayaw niya yan. Oo, wala eh. I had no choice. Parang tayo. Yup. Tsaka, si Buddy rin naman can sing. Pero yes. Sabi ni Jet sa akin, oh, you sing the background, the backup vocals. Yeah. So yun, ako yung kumakanta nung ano nga, yung... sa isang bangka. So what was it like playing Envelope Ideas? Salamat, oh, I stand with you. Alam mo, talagang ano, Pax, yung every time we play it, Envelope, ano pa rin, talagang kahit matagal na ako, mga 4 years na ako, 3 years, I get ano pa rin. Yung goosebumps. Goosebumps, no? I get excited pa rin. Ito ang napansin ko lang when I was watching the videos. Uh-huh. Ano ka pa rin eh, as much as, like ako kasi I can tell when it's you and when you are trying to play someone else's shoes. Yung respeto mo kay Teddy is mataas. Oh yeah, bro. Pero would you say na you took ownership of Teddy's legacy and run away with it nang hindi ala Francis Reyes, but okay, ako si Kenneth Ilagan, filling in Teddy's shoes, but eventually I will have to be my own person. Yeah. Ang hirap ng conflict na yun. Hirap po. Of course, it's a... Francis Reyes. Yung pa. It's a hard... Kumbaga, ang daming gitarista. Si Sushi, si Francis, yeah, si Teddy. Teddy. Dala-dala mo lahat yan eh. Oh, I mean, you know, ano nga kami ni Kiko, ni Francis. Yeah. You know, sometimes I text him, like, Kiko, paano ba ginawa mo rito? Ganyan. Sa kantang ganito. And they're very supportive of you naman. Oh, bro, yeah. Si Kiko nga nun, sabi, ang gusto ni Francis Reyes noon, no, we'd get together. Right. No, mag-sharing kami. Yeah. Wala lang, it didn't happen kasi nga walang oras, man. Pero, right. You know, I'll text him, like, Kiko, paano mo ginawa yung ganyan? So, you know, okay naman. Kasi even before I became the guitar player of the Don. Magkakilala na kayo? Oh, we were friends naman ni Francis, ni Kiko. So yun, isa pa yun, Pax, it's a hard... choose to fill in. Yeah. Si Francis Reyes. Francis Reyes yun oo, eh. Oo, diba? Parang, and, yeah. Eventually, Pax, after a while, you know, ano na rin, parang, na-realize mo na, ako na talaga to. Yeah, yeah. I mean, you did an album with them also. I tried. Yeah, I mean, yeah, we did. Sound the Alarm. Sound the Alarm. That's on Spotify also. Oo, Spotify. Oo, nandun din. What was it like recording with them? Kasi si Buddy, medyo ano yan eh, strict yan sa studio. Kami dalawa ni Buddy. Okay naman si Buddy. You know, hindi syempre hindi palaging perfect, hindi kami tawanan palagi. Pero he's very serious when it comes to recording. Kahit si Legit, I mean okay. Si Juneboy. I mean, right. You know, tawanan lang yan pero kasi si Juneboy ay alam ko nag Michael Alba pa yan just to get yun yung ano niya, feel niya. I mean, you know, tawanan tayo ganyan, inuman, pero when it comes to music, ano, yung
Right. You know, kaya nga tayo nandito because of music. Yes. Diba? Parang, so yun. Okay, ano personality nila? Game, roll call. Si ano, si June Boy. Sino siya sa, ano siya sa, anong, is he the foundation of the band? Or happy-go-lucky ba siya? Or June Boy. Hindi naman. Si June Boy is a very, ano yun, seryoso yun, you know. Pero you know, siyempre, I became part of them. So medyo nag-loosen up na rin. So, actually, si June Boy, he's my ano eh. Siya kadikit mo. Oo, dude. Oh. Parang June yin and yang kayong dalaw eh. Eh si Buddy, seryoso ba siya? Nagpapatawa ba siya? Oo. Oh, si Buddy naman, simple lang. Minsan lang siya humirit. Pero pag humirit yun, nakakatawa talaga, bro. Nakakatawa. You know, may mga hirit siya minsan na hindi ko talaga makalimutan na tawa kami ng tawa. Yung nakakatawa kay Buddy. And shout out to you, Buddy, sa bahala. Because I've known him for a long time eh, oh. Diba? And hindi kami magbarkada, but I know we're good friends. Mm. Pero nakakatuwa because when he came to the States with the Eraserheads, yeah. I was at his dressing room and siguro for a good 5-10 minutes pinag-uusapan ka lang namin. Oh, good times with him. Inano mo nga yung picture, diba? Yeah. Pag sinend mo sa akin. Tuwa yes. Ako noon, parang yes, magkasama kayo. Yes. kasi yun nga, excited kami. Parang, you know, like yung kinship namin dalawa, nadagdagan ba dahil ikaw nga, nakatrabaho ka niyan, natapos tayo and all that. Oh. Si Jet naman, ano naman ang character ni Jet? Ano, ito lang, yung The Dawn, they're really, ano, yung talagang class act, bro. Talagang, dude, yung word na yun, talagang ganun sila. Okay. Si Jet, makulit yun. Nakakatawa yun. Yun, si Sir Jet, nakakatawa yun, man. Kung humirit yun, parang tayo rin yun. Yeah. I mean, you know, he's nakakatawa. Alam mo, ang story ako kay Jet. Like, ako, nakikita mo tayong dalawa. Ganito yung dynamics natin, di ba? Pag kami dalawa magkasama, I don't call him Sir Jet. Oh, no. Pero kuya ko siya eh. Oh. Alam mo yung, meron siyang command. And, ang tingin niya talaga sa akin, baby brother. Oh. Kahit anong gawin ko, hindi na babago. Sira ulo. At least, mas matanda siya. Pero love ko yun. Sobrang love ko yun. Oh.